Hello mga kabananas, ito po muli ang inyong Tito Rob Canoy. Kumakaway at bumabati sa ating lahat ng isang magandang araw. Ang tatalakayin natin ngayon is kung paano po natin gagamitin ang ating mga mobile phones or yung cellphone sa pagla-livestream sa ating YouTube channel. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang kalimbangin yung aking kampana at pindutin din yung aking subscribe button para ma-notify din kayo sa aking mga bagong uploads or kung ako ay nagdi-daily live streaming. Every 7 PM po yan mga kabayan, Philippine time. So ngayon, simulan na natin. Ihanda na natin ang ating mga mobile phones. At siguraduhin, meron tayong mga application ng YouTube. So ngayon, puntahan na natin si YouTube. Ayan na siya. Ang gagamitin ko dito ngayon is yung aking personal or yung main channel ko ng aking YouTube. Makikita natin sa upper side ng ating mobile yung mga options. Andyan po yung aking profile picture ng aking YouTube channel. Pangalawa naman, andyan din po yung search option or yung parang logo ng magnifying lens. Yung pangatlo naman is yung logo ng camera na may cross. So ngayon pindutin natin yung logo ng camera na may cross. After po natin pindutin yan, makikita po natin sa baba ng ating screen ng ating mobile yung tatlong option na yan. Sa left side, andyan po yung video. Sa right side naman, andyan din po yung post. At sa gitna, andyan din si live. Yung video, yun po yung usually natin ginagamit kung nag-upload tayo ng ating mga recorded na mga videos para sa ating YouTube channel. Sa post naman, yan po yung usually ginagamit natin pag nag-upload tayo ng mga photos na may caption or nagre-repost tayo ng ating mga old videos. So ngayon dahil ang pakay natin is live streaming, pipindutin natin ngayon yung sa gitna, si live. After nating mapindot si live, ganito po ang lalabas sa ating screen. Sa pinakaitaas na side, andyan po yung aking picture, tapos yung required na title. Kung ano yung gusto mong pwedeng ibalagay na title or caption po ng ating live streaming. Sa pangalawa naman, andyan yung public. Sa pangatlo naman, yung location. Pero optional lang po yan. Kasi pwede po tayong hindi maglagay ng lokasyon. Or pwede tayong maglagay ng location kung saan tayo nakalocate sa ating live streaming. So after natin maglagay ng title, lalabas ngayon sa baba, kukulay na blue yung next. After natin pindutin yan, lalabas ngayon yung para naman sa thumbnail ng iyong magiging live streaming. Magka-count po yan ng 3, 2, 1, sabay kuha ng picture sa'yo. Pero pwede mong palitan kung hindi ka kontento at gusto mong gumwapo ka palalo o gumanda ka palalo. Pwede po natin palitan yan ng mga nakasave na pictures sa ating gallery. So after naman yan, pwede na natin pindutin yung go live sa baba para magsimula na ang ating live streaming. Marami sa atin ngayon nagtataka bakit hindi pa rin sila nakakapag live streaming. Alam ko ang problema nyo. Ngayon i-explain ko naman yan. Ipapakita ko sa inyo ang isa kong channel. Makikita natin sa taas, sa right side, upper right side ng ating screen, yung pa rin yung mga logo na nakikita natin dun sa una kong ipinakita sa main channel ko. Pero may napansin ba kayo? Tama. Yung camera, nawalan siya ng cross. Ayan, kung hindi nyo napansin, feel free to balikan yung aking naunang sinabi or pinakita sa inyo na channel ko. So ngayon, pipindutin ulit natin yung camera at ganito ang lumabas.
Sa baba ng ating screen, nawala na yung tatlong option. Yung video, post, tsaka live. At pumalit naman, sa upper side ng ating screen, yung record, tsaka go live. Yung record na yan is usually po yung ginagamit natin for uploading the videos or nagre-record tayo ng mga bani-bagong videos para sa ating YouTube channel. At yung go live, for live streaming. Pero pipindutin natin yan. After we press the go live, ganito yung lumalabas sa ating mga screen. May nakalagay na eligibility, your channel does not meet or updated eligibility requirements for mobile live streaming. So ibig sabihin, hindi pa daw tayo pwedeng mag-live stream gamit ang mobile. Ang requirements po, mga kabananas, para gumamit tayo ng mobile sa pagla-live stream is kailangan po umabot tayo ng 1,000 subscribers tapos bago natin magamit yan. After we receive the 1,000 subscribers, hihintayin pa po natin na mag-send ng email si YouTube na nagko-confirm at kinukongratulate tayo na nakaabot na tayo ng 1,000 subscribers. And after naman yan, hihintay natin for less than 2 weeks na pwede na tayong gumamit dun sa ating mga mobile for live streaming. Ang tanong, meron ba tayong ibang option para makapag-live streaming? Yes, tama po ang inyong sagot. Meron. Pwede po tayong gumamit ng laptop or ng computer or ng tablets. I-try nyo pong gamitin yung mga iPads or tablets po. So ito ngayon, ipapakita ko sa inyo tulad ng channel kanina na ipinakita ko. Meron po siyang 32 subscribers. Makikita po natin dito sa right side ng ating screen yung the same channel na ipinakita ko kanina tsaka yung channel ngayon na nasa screen. Susubukan natin ngayon mag-live stream dito gamit ang laptop. So pupunta tayo ngayon sa upper right side ng ating screen. At makikita po natin yung create chan. I-click natin yan, yung pulang camera na logo na may cross. After we press the create, lalabas po dyan yung dalawang option, yung upload video, tsaka yung go live. Siyempre yung go live yung pipindutin natin kasi yun yung pakay natin. Click natin yan. After we click the go live, lalabas po yung ganitong screen. Sa left side, makikita natin yung stream, webcam, manage, and stream now classic. Siyempre, webcam. So, webcam stream po info ito. Sa first option, we have to put a title or a caption for our live streaming. Example, sample. Ayan. Sa baba naman yan, nakapublic po dapat yung ating live streaming para makita ng lahat. At meron ding audience. Dito po, kailangan po nating mag-click or pumili dalawa sa dito sa option na to. Yung yes, it's made for kids, or no, it's not made for kids. Mahalaga po ito kasi kailangan po ito ni YouTube. So after natin pumili, example itong no, it's not made for kids, i-click naman natin yung next. Ayan, nakita nyo na ako. Dahil wala tong script, live nyo mo makikita si Rob Canoy. So, ito na mga guys. Itong profile na to, automatic po yan, kukunan ka ng picture. Bibilang po siya ng 3, 2, 1, sabay click. Pero may option po tayo dyan. Pwede po nating dalhin yung cursor dun sa screen, kung saan yung picture. Lalabas po dyan yung retake thumbnail or upload custom thumbnail. Pag retake thumbnail, may panahon kang mag-smile. Or, kung hindi ka naman kontento at ayaw mo magkita ang mukha mo, pwede ka maglagay ng thumbnail na naaayon sa gusto mo. Yan. At pagkatapos naman yan, sa baba, pwede natin siyang i-share. Pwede natin kunin yung link dito, ikakopy natin, tapos i-share or yung go live.
Ganun lang kadali, mga kabayan. So pag may mga tanong kayo, feel free to contact me sa aking Facebook channel. I mean, Facebook page or sa aking Instagram. Meron po ako niya nasa about po na aking channel. So isa-shoutout ko lang po itong aking mga kaibigan na always po nasa aking LS. Every video po na i-upload ko, magsa-shoutout po ako ng 10 katao na palaging andun sa aking live stream. Everyday po yan, mga kaibigan. Every 7 p.m. Daily LS po, Philippine Time. Shoutout ko lang si Namawi Villena, Mills World, Maan Florendo, at buong Team GP, Bisaya sa Kuwait, John Ribkay, Mona El Nawawi, Gemstar, Edith Degario, and Nelfas Vlog. So magkita-kita po tayo araw-araw, mga kaibigan. I love you. Bye-bye.